Ng kaluluwa. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Today, in the Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord, and also in order to listen to your word. Ngayon kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-sama na makinig ng iyong salita at purihin ng iyong pangalan. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and also through the fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkatipon-tipon, nawa po magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng fellowship. Especially we are praying for incoming our summer retreat. Dalangin po namin lalo yung papalapit po namin na summer retreat. First batch of summer retreat will be started from April 7. Yung unang batch po ng aming summer retreat ay magsisimula sa April 7. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Nawa po gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming mga kapamilya at mga kaibigan. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Let us do our best to evangelize many lost souls through the summer retreat so that we can achieve the will of God. Nawa po magawa namin yung lahat ng aming makakaya upang makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Today also, from the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We know there are many brothers and sisters who are not able to attend this summer retreat, the Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon pong ibang mga brothers and sisters yung hindi po nagawa na makadalo sa Lord's Day sermon po na ito. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue to serve the Lord sincerely. Nawa po, nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa po ay patuloy po nilang mapaglingkuran ng Panginoon ng sincero. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible. Acts, mga gawa, chapter 1. Buksan po natin ang Biblia sa mga gawa, chapter 1. Verse 8. Sa verse 8. Acts, mga gawa, chapter 1, verse 8. Gawa, chapter 1, sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And we will find one more verse. Acts, chapter 22. At tignan pa po natin yung isang talata sa Gawa, chapter 22. Verse 15. Sa verse 15. Acts chapter 22, verse 15. Gawa, chapter 22, sa verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Yeah. While you are reading these two verses, maybe you may understand what is the topic of the today's sermon. Habang binabasa niyo po yung mga talata na ito, marahil ay malalaman niyo po kung ano yung topic natin sa sermon na ito ngayon. And today, we are going to think about the witness of the Lord. Ngayon, ipag-iisipan po namin ang pag-iisipan po natin ang mga saksi ng Panginoon. As you know well, disciples, after they received the Holy Spirit, they became the witness of the Lord. Gaya po ng alam po natin, pagkatapos po na umakyat si Jesus Cristo doon sa langit, yung kanyang mga alagad, sila ay naging mga saksi ng Panginoon. Yeah. As our Lord Jesus said, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be the witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa.
If you read this book of the Acts, you may understand how the Holy Spirit works in the church. Kung babasahin niyo po yung aklat ng mga gawa, mauunawaan niyo po kung paanong kumikilos sa loob ng iglesia yung banal na espiritu. And especially the disciples, after they received the Holy Spirit, they achieved the great works of the Holy Spirit through their life. At yung mga disipulo, pagkatapos na bumaba sa kanila yung banal na espiritu, naranasan po nila yung dakilang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Yeah. So if we really became the witness of the Lord, yes, we can reveal the His power through our Christian life. Kaya naman po, kapag talagang tayo ay naging saksi ng Panginoon, kung ganun, may ihahayag po natin yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng ating buhay. Today, we are going to think about the life of the witness. At ngayon, pag-aaralan po natin ang buhay ng saksi. So first, let's think about how the disciples of Jesus, they were changed. Kaya pag-isipan po muna natin, paano po ba na nagbago yung mga disipulo ni Jesus? If you look at Matthew chapter 26, the disciples, at the first time, when Jesus was caught by the soldiers, they fled away, they ran away. Nung una po, pagkatapos na hulihin ng mga kawal si Jesus, yung mga alagad po niya, sila po ay nagsitakas. Let's open the Bible, Matthew chapter 26. Tignan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 26. Matthew chapter 26. Mateo chapter 26. Verse 56. Sa verse 56. Okay, babasahin ko po. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta, pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Yeah, then all the disciples forsook him and fled. Yes, the 12 disciples, they followed Jesus Christ for 3.5 years. But when Jesus was caught by the soldiers, they fled away. Yung mga alagad po ni Jesus, sumunod sila kay Jesus sa loob ng 3.5 taon, ngunit pagkatapos po nahulihin ng mga kawal si Jesus, sila po ay nagsitakas at iniwan nila si Jesus. What about the Peter, Simon Peter? Paano naman po si Pedro, si Simon Pedro? He said to the Jesus, "Even though I die, I will follow you until the end." Sinabi po niya kay Jesus, "Kahit na ako ay mamatay, ako ay patuloy na susunod sa iyo hanggang sa huli." But Jesus said, "Before rooster crows, you will deny me 3 times. Pero sinabi po ni Jesus, sinasabi ko sa iyo na bago tumilaok ang manok ng 3 ulit, ikakaila mo ako ng 3 beses. Yeah. So, before Jesus died on the cross, the disciples, 12 disciples, actually they are not really saved. And then they did not receive the Holy Spirit. Kaya bago po mahuli ng mga kawal si Jesus, yung mga alagad, sumunod sila kay Jesus, ngunit sa katunayan, hindi pa sila ligtas at hindi pa bumababa yung banal na Espiritu sa kanila. Yes, they did not realize true love of the Jesus. Opo, hindi pa po nila nauunawaan ng tunay na pag-ibig ni Jesus. But after Jesus Christ was crucified on the cross and died on the cross, and He accomplished the true gospel. Ngunit pagkatapos po na mamatay ni Jesucristo doon sa krus at natupad po niya yung ebanghelyo. And the disciples, they came to know all of their sins are really forgiven through the blood of Jesus. At pagkatapos na unawaan po ng mga alagad na napatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So when they realize how much Jesus loved them, and then Jesus Christ gave His life for them, the disciples, they realized true love of Jesus. Kaya naman po, pagkatapos na maunawaan ng mga alagad yung pag-ibig ni Jesus para sa kanila, nung ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay para sa kanila, naunawaan nila yung tunay na pag-ibig ni Jesus. And after they realized this true love of Jesus,
the disciples, they were changed. At pagkatapos nilang maunawaan ang tunay na pag-ibig ni Jesus, ang mga alagad sila ay nabago. It was already prophesied in the Old Testament. And then Jesus Christ, according to the scriptures, He died on the cross. And then He rose again. Kaya naiprofesiya po ito sa lumang tipan sa mga kasulatan na si Jesucristo, siya ay mamamatay doon sa krus at siya ay mamamatay. 1 Corinthians chapter 15. Tignan po natin sa unang Korinto chapter 15. Verse 3 and 4. Simula po sa verse 3 hanggang 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4. Unang Korinto, chapter 15, simula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yeah. Here, I deliver to you first of all that which I also received. The Christ died for our sins according to the scriptures. And then He was buried. And then He rose again the third day according to the scriptures. So, from the birth of the Jesus and death of the Jesus and also resurrection, it was prophesied in the Old Testament. Kaya po, simula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan at maging hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ito po ay naisulat sa propesya. According to the biblical scholars, there are 320 kind of the prophecies about Jesus Christ in the Old Testament. Ayon po sa mga biblical scholars, meron pong nasa 320 na mga propesya yung nakasulat sa lumang tipan patungkol kay Jesucristo. But all the prophecies about Jesus Christ were really fulfilled, exactly fulfilled. Ngunit yung lahat po ng mga propesya patungkol kay Jesucristo talagang natupad, eksaktong natupad. Yes, it is really true. Jesus Christ, after He died, He was resurrected. Kaya talagang totoo pagkatapos na mamatay ni Jesucristo doon sa krus at muling nabuhay. If Jesus was not resurrected, we cannot have a confidence whether our sin really forgiven or not. Kung si Jesus hindi siya muling nabuhay, kung gayon hindi po tayo magkakaroon ng katiyakan na kung talaga bang napatawad yung ating kasalanan o hindi. But Jesus Christ was resurrected according to the scriptures. Ngunit si Jesucristo, muli po siyang nabuhay ayon sa mga kasulatan. As you know well, this week is the we call Holy Week. Gaya po ng inyong alam, yung linggo na ito ay tinatawag po nating Holy Week. And next Sunday, April 9, is Easter Sunday. At sa susunod na linggo, sa April 9, ito po ay tinatawag na Easter Sunday. In order to memorize the resurrection of the Jesus. Upang alalahanin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Yes, it is really true. There are so many witnesses who witnessed the resurrection of the Jesus. Opo, totoo po ito at napakadaming mga saksi yung nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Yeah. As the Bible says, you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be the witness to me. Kaya sabi po na ngunit kayo itatanggap ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo yung aking magiging mga saksi. First, we need to think about how the disciples of the Jesus, they were changed. Una, pag-isipan po natin paano po ba nabago yung mga alagad ni Jesus. If you read the Bible, those who meet the Jesus, they were trying to invite their family members and the friends and also neighbors. Kung babasahin po natin yung Biblia, yung mga taong nakakakilala kay Jesus, sinusubukan po nilang imbitahin, ayayain yung kanilang mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya. If you read the John chapter 1, how the disciples how Jesus called his disciples, it was explained well. Kung titignan po natin sa John chapter 1, malinaw po ang ipinaliwanag doon ng eksakto na nung nakilala ni Jesus yung kanyang mga alagad. John chapter 1 verse 29, when the John the Baptist said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sabi po doon sa John chapter 1 verse 29, sinabi po ni Juan na tagapagbautismo, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Jesus knew, John the Baptist, he knew
who is Jesus. Si Juan na tagpagbautismo, kilala po niya, alam niya kung sino si Jesus. Because John the Baptist, he was sent to testify and then to prepare the way of the Jesus. Dahil in advance. Si Juan na tagpagbautismo po, una po siyang isinugo ilang buwan bago dumating si Jesus upang magpatotoo tungkol kay Jesus. So, when Jesus was approaching on the Jordan River, John the Baptist, he pointed out the Jesus. Behold, the Lamb of God who takes away sin of the world. Kaya nung si Jesus, papalapit po siya doon sa ilog ng Jordan, itinuro ni Juan na tagapagbautismo si Jesus, at sabi po niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At the time, there were two disciples of the John the Baptist. At nung sandali po na iyon, nandoon yung dalawang alagad ni Juan na tagapagbautismo. And one of the disciples who was Andrew, the brother of the Simon Peter. At yung isa po sa mga alagad na ito ay si Andres, yung kapatid ni Simon Pedro. So Andrew, he came to know who is Jesus. Kaya si Andres, nakilala po niya kung sino si Jesus. Yeah. Jesus is the Messiah. It was prophesied in the Old Testament. That's why he also invited, he also called his brother, kaya si Peter, Simon Peter. Kaya si Andres, nalaman po niya si Jesus ay yung nakapropesiya sa lumang tipan at siya ang Mesiyas. Kaya naman, tinawag din po niya yung kanyang kapatid na si Pedro. Let's open the Bible, John chapter 1. Tignan po natin sa Biblia, sa John chapter 1. Verse 40. Sa verse 40. One of two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Verse 41, he first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which is translated the Christ. Sabi po dito sa verse 40 at 41, ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, natagpuan namin ang Mesiyas na kung isasalin ay Kristo. Yeah, as you know well, most of the Israelites, they waited for long the appearance of Messiah according to the Old Testament. Gaya po ng inyong alam, yung mga Israelita, inaasahan po nila yung pagpapakita ng Mesiyas ayon sa nakasulat sa lumang tipan. And especially here, the disciples of the John the Baptist, they were waiting for the appearance of the Messiah. At lalo din po dito, yung dalawa pong alagad ni Juan na tagapagbautismo, yung pagpapakita ng Mesiyas. So when the Andrew, he found the Messiah, he called his brother, Simon Peter. Kaya nung una pong tinawag ni Andres yung kanyang kapatid, pagkatapos niya po itong malaman, tinawag niya si Simon Pedro. And we have found the Messiah. At sabi po niya, natagpuan namin ang Mesiyas. And also, the Philip. Philip, he met the Jesus and also he invited his friend, Nathaniel. At si Felipe, pagkatapos po niyang makilala si Jesus, una po niyang inimbitahan yung kanyang kaibigan na si Nathaniel. Okay. Look at verse 43. Tignan po natin sa verse 43. Verse 45 and 46, babasahin ko po. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaring manggaling sa Nazaret? At sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tignan mo. At the first time, Nathaniel, he did not believe the word of the Philip. That's why he said, can anything good come out from Nazareth? The Philip said to him, very simple and clear, come and see. Kaya nung una po si Nathaniel, hindi po siya naniwala kay Felipe, kaya sabi po niya, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, simple lamang at napakadali, halika at tingnan mo. For example, after you attended the Bible seminar, when you realize the true gospel, you want to also deliver this good news to your family members and the friends and neighbors. Halimbawa, pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mong maunawaan yung tunay na ebanghelyo, at gusto mo ding ibahagi ito sa iyong kapamilya at mga kaibigan. But when they ask a question, maybe you cannot
explain very well what you learned. At marahil kapag tinanong kanila, hindi mo sila hindi mo maipaliwanag ito ng maayos. Yeah, if you only attended the Bible seminar once, although you learned many kind of things, maybe you cannot explain well. Kaya kahit na nakadalo ka ng Bible seminar at marami kang natutunan, ngunit marahil hindi mo ito kayang ipaliwanag lahat. And then, what is the effective way to invite your family members and friends? Just come and see. Kaya ano yung pinaka-epektibong paraan upang maimbitahan yung iyong kaibigan at kapamilya? Halika at tignan mo. Yeah, attend the Bible seminar and you will come to know. At dumalo ka ng Bible seminar at iyong malalaman. Yes, that's really true. When they attend the Bible seminar, they will come to know Bible is really true and God is a living God. And also, important things, they will realize their spiritual condition. Opo, totoo po ito. Kapag sila ay dumalo ng Bible seminar, malalaman po nila na yung Biblia ay totoo, ang Diyos ay buhay na Diyos, at higit sa lahat, mauunawaan po nila yung kanila pong espiritual na kalagayan. Yes. In case of the disciples, when they met the Jesus, they invited their family or also their friends. Kaya para po sa mga alagad, pagkatapos nilang makilala si Jesus, una po nilang inimbitahan yung kanilang kapamilya at kanilang mga kaibigan. Andrew, he invited his brother, Simon Peter. Si Andres, inimbitahan niya yung kanyang kapatid, si Pedro. Philip, also he invited his friends, Nathaniel. At si Felipe, inimbitahan niya yung kanyang kaibigan, si Nathanael. And also, if you look at John chapter 4, there is another story of the Samaritan woman. At kung titignan din po natin sa 1 chapter 4, mayroon din pong kwento patungkol sa babaeng Samaritana. Samaritan woman, as you know well, she had a very sinful life. Because before, she had the husband. Now, she is living with another man. Gaya po ng alam po natin, yung babaeng Samaritana, meron siyang buhay na makasalanan dahil nagkaroon siya ng limang asawa at yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa. That's why most of the people, maybe they also criticize her life. Oh, she has many problems. Kaya marahil yung mga tao sa panahon po niya, nililibak siya na ay itong babae na ito, marami siyang problema. That's why the Samaritan woman, she could not draw the water from the well in the morning or in the afternoon because there are many people. She does not want to meet those kind of the people. Dahil po dito, yung babaeng Samaritana, hindi po siya nag-iigib sa balon ng hapon o kaya umaga dahil sa mga oras na ito ay maraming mga tao at ayaw niyang makita yung maraming mga tao. That's why she came to the well to draw the water in the noon. Kaya noon naman time. Kaya naman po pumupunta siya doon sa balon upang mag-igib kapag katanghali ang tapat. Yeah, the weather is very hot and it's very difficult to get the water at the time. Kaya sa oras na iyon ay napakainit at tirik yung araw kaya napakahirap umigib ng tubig. But Jesus knew Samaritan woman the will come to the well to get the water. So, he was waiting there. Ngunit alam po ni Jesus na yung babaeng Samaritana ay pupunta doon sa balon upang mag-igib, kaya naman hinintay niya na ito. When Jesus said to the Samaritan woman, "Give me water." Kaya nung sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, "Bigyan mo ako ng tubig." She rejected, right? Hindi ba tumanggi siya? You are the Jewish. How can you say to me to get the water? Isa kang Hudyo, kaya paano mong nasasabi na bigyan kita ng tubig? But Jesus knew who is this Samaritan woman. Ngunit kilala po ni Jesus kung sino yung babaeng Samaritana na ito. Jesus said, "Call your husband." Sabi ni Jesus, "Tawagin mo ang iyong asawa." She said, "I have no husband." At sinabi po niya, "Wala akong asawa." Actually, she already had five husband. Now she is living another man. But she said, "I have no husband." Sa katunayan po, nakapag-asawa na po siya ng limang beses at sinabi po niya na yung meron siya kinakasama ngayon na hindi niya asawa, ngunit sinabi niya na wala siyang asawa. Yeah, Jesus said, Jesus knew, right? So, your word is right. You're right. Before you had five husband, now you are living another man, but he is not also your true husband. Kaya alam po ito ni Jesus, di ba? Kaya sinabi po ni Jesus, tama ang sinabi mo, dahil limang beses ka na nakapag-asawa at ang kasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. At the time, the Samaritan woman was really shocked. She was really surprised. How the Jesus knew the private life? Kaya naman itong babaeng Samaritana, talaga pong nagulat siya, nasurpresa siya, na paano nalaman ni Jesus yung aking personal na buhay. That's why the
the Samaritan woman, she came to know Jesus is not ordinary man. He is the prophet or the Messiah. Kaya dito po, sa sandali na ito, nalaman po ng babaeng Samaritan na si Jesus hindi siya ordinaryong tao, kundi siya ay isang propeta. After a Samaritan woman came to know Jesus is the Messiah, the prophesied in the Old Testament, she went to the Samaria and then called the people and called them, come and see. Siya ang Mesiyas. Pagkatapos malaman ng babaeng Samaritana na siya ang Mesiyas, ang ginawa po niya, pumunta siya doon sa Samaria at sinabi niya sa mga tao, halika at tignan ninyo. Look at John chapter 4. Tignan po natin sa John chapter 4. Verse 28 and 29. Simula po sa verse 28 hanggang 29. Okay, babasahin ko po. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halikayo, tignan ninyo ang mga isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Yeah. The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Yes, they were also waiting for the Christ, Messiah. Opo, maging sila, hinihintay din po nila yung pagpapakita ng Mesiyas, ang Kristo. So when the Samaritan woman met the Christ, she was not afraid of the people anymore. Kaya pagkatapos pong makilala ng babaeng Samaritana na ito yung Kristo, hindi na siya natakot pa sa mga tao. She was not shameful anymore in front of the people. Hindi na po siya nahiya sa mga harapan ng mga tao. She does not care other people, what they are saying. Kaya hindi na po niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang mga tao sa kanya. Only she wanted to deliver the good news. Kaya nais lamang po niya imaipahayag itong magandang balita na ito. Maybe while you are trying to evangelize your family members and the friends or neighbors, maybe you would also have experience to fail. Marahil habang sinusubukan niyo po na i-evangelize ang inyong mga kaibigan at kapamilya, marahil kayo po ay mabibigo. When your family members reject your invitation, maybe you shall be discouraged and also you shall be frustrated. Marahil kapag tinatanggihan ng mga kaibigan mo yung iyong imbitasyon, marahil ikaw ay nanghihinay yung loob at ikaw ay nababalisa. But we should not be afraid of this failure. Ngunit dapat ay huwag tayong matakot sa pagkabigo na ito. This is the true life of the witness. Witness, we have a responsibility to testify what we realized. Ito po yung buhay ng isang saksi na kung saan siya ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang buhay. You may know who invented this light at the first time in this world. Marahil sa mundo po na ito, alam niyo po kung sino yung nakaimbento ng ilaw na ito. Who is it? Sino po ito? Hindi niyo alam? Edison. Edison is the first man, the first scientist who invented the electric light. Si Edison po yung unang nakadiskubre na scientist ng ilaw. Do you know how many times he had an experiment to invent this light? Alam niyo po ba kung ilang beses po siyang nabigo o sumubok ng eksperimento para lamang matuklasan itong ilaw na ito? Actually, he failed the experiment 699 times. Sa katunayan po, siya ay nabigo sa kanyang mga eksperimento ng 699 na beses. But when he had experiment 700 times, finally, he made a success. Ngunit pagkatapos po niyang magumawa ng eksperimento ng pang 700 times, doon po niya nalaman yung kanyang eksperimento. What would happen if the Edison, after he had an experiment around 600 times, he just gave up, abandoned? Maybe he could not invent this light. Paano po kaya kung si Edison, siya ay sumubok mag-eksperimento hanggang 600 times at pagkatapos, siya ay sumuko na lamang? Kung gayon, hindi niya po matutuklasan itong ilaw na ito. And also, there is a very famous baseball player in America. At meron din pong sikat na baseball player doon po sa Amerika. The Major League, he recorded 714 the home run
in the major league. Doon po sa major league, yung kanya pong record ay 714 na home run. Yeah, it was a great record. Kaya talaga pong napakadakila ng record po na ito. But you know, before he recorded this 714 the home run, but he was 1,330 the strikeout. Ngunit alam niyo po, bago niya po magawa yung 714 na mga home run na ito, siya po muna ay nagkaroon ng strikeout na 1,330 na beses. It means almost double times he was strikeout. But his record, he was able to hit 714 home run, the great record. Ibig sabihin, halos doble po yung kanyang pagkaka-strikeout kaysa doon sa naging home run po niya. So, someone said, failure is the stepping stone to success. Kaya meron po nagsabi na yung pagkabigo, isa itong bato, isang stepping stone para sa tagumpay. Those who don't afraid of the failure, finally he will make a success. Kaya kapag hindi siya sumuko dahil sa kanyang pagkabigo kalaunan, siya ay magtatagumpay. In our Christian life, it is also same. When you are trying to evangelize someone, you should not be afraid. Kaya gayon din naman po sa atin, kapag tayo ay nag-iimbita ng ating mga kaibigan, dapat ay huwag tayong matakot na tayo ay mabigo. If you continue to preach the gospel, someday your family members and friends and neighbors will be saved. Kapag nagpatuloy ka sa pag-evangelize ng iyong kapamilya at mga kaibigan, kalaunan, ikaw din ay magtatagumpay. Yeah, Acts chapter 16 says, right? Believe on the Jesus Christ, you and your household will be saved. Diba po sinabi doon sa Gawa, chapter 16, ngunit manampalataya ka kay Jesus Kristo at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Yes, we really believe the promise of our Lord Jesus Christ. Opo, tayo ay naniniwala sa pangako ng ating Panginoong Jesus Kristo. And there is also witness of the resurrection. At isa pa, meron din pong saksi ng mga muling pagkabuhay. Let's open the Bible, Matthew chapter 28. Tignan po natin sa Mateo chapter 28. Matthew chapter 28. Mateo chapter 28. From verse 6 to verse 8. Simula po verse 6 hanggang 8. Okay, babasahin ko po. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya, hali kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya, pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanya mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay, siya'y mauuna sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon, ito ang nasabi ko na sa inyo, sila ngay dali-daling umalis at sa libingan at na may takot at malaking kagalakan at tumakbo silang upang magbalita sa kanyang mga alagad. Yeah, after Jesus Christ died, he was buried. And now after the Sabbath, the first day, the women, Mary Magdalene and also Mary came to the tomb of the Jesus in order to check. Pagkatapos pong mamatay ni Jesus Kristo, siya po ay inilibing at pagkatapos ng Sabat, sa unang araw dumalaw po sa libingan si Maria Magdalena at si Maria at upang tignan siya. But the rock was moved. And then when they enter, yeah, there was no one. And one angel told them, he is not here for his reason. At naiusig na yung malaking bato at sinabi po sa kanila ng anghel, wala siya rito sapagkat siya'y muling binuhay. Come, see the place where the Lord lay. But there was no Jesus anymore because he was resurrected. Halikayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya, ngunit wala na po si Jesus doon dahil siya ay muling nabuhay. So, verse 6, he is not here for his reason. As he said, come and see. And the place where the Lord lay, verse 7, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and indeed he is going before you into Galilee, there you will see him, behold, I have told you.
Sabi po sa verse 6 at 7, wala siya rito sapagkat siya'y binuhay mula sa tulad ng sinabi niya, halika kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya, pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay, siya'y mauuna sa inyo sa Galilea, makikita ninyo roon, ito ang sinabi ko na sa inyo. That's why this woman, they went out quickly from the tomb with fear and with great joy. Why? As Jesus said, he was resurrected. They came to know it is really true, the word of Jesus. Kaya pagkatapos po itong malaman ng mga babae na ito, sila po ay natakot at sila po ay mayroong kagalakan. Kaya bakit po? Dahil nalaman po nila si Jesus, siya ay muling nabuhay. Yeah, they went out quickly in order to deliver this good news to other disciples. Kaya naman po, nagmadali po sila na umalis at humayo upang ibalita ito sa ibang mga alagad. Yeah. At the first time, you know, the disciples, when they came to know Jesus died, they are really frustrated. Huh? And they abandoned everything. Oh, our hope is no more. Everything is disappeared. Huh? Everything is end. Nung nalaman po ng mga alagad na si Jesus ay namatay na, yung kanila pong pag-asa ay nawala. Sila po ay labis na nanlumo at inisip po nila na wala ng pag-asa. But when the disciples heard this good news, Jesus Christ, he was resurrected. He rose again. It was really good news and happy. Ngunit pagkatapos po nilang malaman, mabalitaan na si Jesus muli siyang nabuhay, siya ay bumangon mula sa mga patay, sila po ay naging masaya at nagalak sila. So the women, when they came to know Jesus Christ was risen and he was resurrected, they were really happy and they wanted to deliver this good news. Kaya pagkatapos po malaman ng mga babae na ito na si Jesus ay binuhay, siya ay bumangon mula sa mga patay, kaya sila po ay labis na nagalak at nais nilang ibalita itong magandang balitang ito. Yeah, our brothers and sisters, we also have the same experience, right? When you really get the salvation, you had come to the confidence to enter eternal heaven. Kaya di ba ganun din po sa atin sa mga brothers and sisters, pagkatapos po natin itong maunawaan na magkaroon tayo ng kaligtasan, tayo po ay labis na nagagalak. So, I can enter the eternal heaven. This is really happy. I'm really happy. Ako ay makakapasok na sa langit. Talagang ito ay napakasaya. Ako ay labis na maligaya. Yeah, when you really get the salvation, you wanted to share or you wanted to deliver this good news to your family members, friends, and neighbors. Pagkatapos mong maunawaan ng tunay na kaligtasan, nais mong ibahagi, ibalita itong magandang balita na ito sa iyong kaibigan at mga kapamilya. As you know well, this coming Friday, April 7, yeah, we are going to start the first batch summer retreat. Gaya po ng inyong alam, simula po sa Biyernes, sa April 7, mag-uumpisa na po ang ating summer retreat. So, did you invite your family members? Kaya naimbitahan niyo na po ba yung inyong mga kapamilya? Hmm. So, how many invitees do you have? Kaya ilang mga tao yung inyong naimbitahan? Yeah. I think most of the brothers and sisters, they already invited their family members and friends and also neighbors. Marahil sa palagay ko po, yung mga brothers and sisters ay naimbitahan na po yung kanilang kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Summer retreat is really good opportunity to evangelize the lost souls. Ang summer retreat talaga pong napakagandang pagkakataon upang umakay ng mga ligaw na kaluluwa. In case of the other Bible seminar, maybe every night they will attend and then they will go home. And they will spend much more time outside. Only they will listen to the Bible seminar 2 hours when they attend the Bible seminar. Sa atin pong Bible seminar, yung mga naiimbitahan po nating mga tao, sila po ay dadalo lamang pupunta dito upang makinig ng salita ng Diyos ng 2 oras. At pagkatapos, karamihan ng oras po nila ay gugugulin na po nila sa kanila pong sarili. That's why, although they heard the 2 hours Bible seminar, they forgot. And also, they shall be influenced by other worldly things, so many things. Kaya naman po, kapag nakinig sila, o kahit nakinig sila ng 2 oras ng Bible seminar, madali po nila itong nalilimutan at na-influensya na sila ng ibang mga makasanlibotang bagay. But summer retreat is different. Ngunit ang summer retreat po ay iba. They will stay inside the retreat center.
Sila po ay mananatili sa loob po ng retreat center. There is nothing to disturb to listen to the word of God. Wala pong anumang bagay yung maaaring makadisturbo sa kanila sa pakikinig ng salita ng Diyos. They will only focus on the word of God. Sila po ay magtutuon lamang po ng pansin sa salita ng Diyos. Yeah, 2 nights, 3 days, they will listen to the 6th session of the Bible seminar. And then also after the session, there are a lot of the counseling. Kaya sila po ay mananatili doon ng 3 araw at 2 gabi sa loob po ng 6 na session. At pagkatapos po ng mga session na ito, magkakaroon po tayo ng mga counseling. Yeah. Many pastors and evangelists, they are waiting for the counseling. Maraming mga pastor at mga ebanghelista ang naghihintay para sa counseling. So once they attend the summer retreat, yeah, many of them, they can be saved. Kaya kapag dumalo po sila ng summer retreat, pagkatapos po nito, marami sa kanila ang naliligtas. Like this, the witness of the resurrection also, they really wanted to deliver this good news to the disciples. Kagaya po nito, yung mga alagad, pagkatapos nilang marinig ang muling pagkabuhay, nais nila itong ibalita sa ibang tao. And what about Thomas? At the first time when Jesus appeared in the middle of the disciples, there was no Thomas. That's why when some other disciple explained the resurrection of the Jesus, he did not believe. Paano naman po si Tomas? Nung nagpakita si Jesus Cristo sa mga alagad, wala po si Tomas nung sandaling iyon. Kaya nung ipinaliwanag po sa kanya ng ibang mga alagad, nung una ay hindi po siya naniwala. I cannot believe your word if I put my finger in the hole of the Jesus' hand and the hole of his side. I cannot believe your word. Hindi ako naniniwala sa iyong salita, maliban na maipasok ko lamang yung aking daliri sa butas ng kanyang kamay, nagawa ng mga pako, at mailagay ko yung aking kamay sa butas sa kanyang tagiliran. Yes, Thomas, he had much doubt rather than other disciples. Opo, si Thomas, meron siyang malaking pagdududa kaysa doon sa ibang mga alagad. That's why Jesus appeared in front of him again. And then showed himself. Kaya naman po si Jesus Cristo, muli po siyang nagpakita para sa kanya at siya ay nagpakita kay Tomas. Okay, let's open the Bible, John chapter 20. Tignan po natin sa Juan chapter 20. From verse 26 to 28. Simula po verse 26 hanggang 28. Babasahin ko po. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ng sumainyo," at sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo rito ang iyong daliri, tignan mo ang aking mga kamay, ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran, huwag kang maganilangan kundi sumampalataya." Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." So Jesus kindly said, "Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put into my side. Do not be unbelieving, but believing." Sabi po ni Jesus, "Ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay, ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran, huwag kang mag-alilangan kundi sumampalataya." Verse 28, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Yeah. Thomas, he came to realize who is Jesus, my Lord and my God. Yes, this is the confession, true testimony of the Thomas after he met the Jesus. Kaya pagkatapos po na makilala ni Thomas ang Panginoong Hesus Kristo, sinabi po niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Ito po yung tunay po niyang sinabi, pagpapahayag. Yeah, those who experience the true things, they will testify clearly. Yung mga tao na nakaranas ng katotohanan, malinaw po nila itong maipapahayag. For example, among the brothers and sisters, after they really get the salvation, if they keep the silent, how can we know whether he is really saved or not? Halimbawa, sa mga brothers and sisters, kung siya po ay mananatili lamang na tahimik, paano po natin malalaman? Paano natin malalaman kung talaga bang siya ay ligtas o hindi?
Bible says we became the witness of the Lord. Sabi po ng Biblia na tayo ay naging saksi ng Panginoon. Yeah, you shall be the witness to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Kaya'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yeah, when you receive the power and the Holy Spirit, it means after you really get the salvation, you shall be the witness of the Lord. Kaya pagkatapos na bumaba sa inyo ang banal na Espiritu, ibig sabihin, pagkatapos mong tumanggap ng tunay na kaligtasan, ikaw ay magiging saksi ng Panginoon. We can say, our brothers and sisters, we are the witness of the Lord. We really experience the who is Jesus. Masasabi po natin na yung mga brothers and sisters, tayo po ang saksi ng Panginoon, naranasan po natin kung sino ba talaga si Jesucristo. Let's open our Bible, Proverbs chapter 21. Tignan po natin, Kawikaan chapter 21. Verse 28. Kawikaan chapter 21 sa verse 28. Verse 28, okay? Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Yeah, a false witness shall perish, but the man who hears him will speak endlessly. What does it mean? He who hears him will speak endlessly. Sabi po dito, ano pong ibig sabihin nito? Mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. In Korean, the translation, the witness has a power in his word. Ayon po sa Korean version na yung isang saksi mayroong kapangyarihan sa kanyang mga salita. Yeah, true witness has a power in his word. Opo, yung tunay na saksi mayroong kapangyarihan sa kanyang mga salita. For example, there is the car accident. And then there are some people who witnessed the accident. Halimbawa, meron pong aksidente sa sasakyan at meron pong nakasaksi, nakakita ng aksidente sa sasakyan. The man who really saw how the accident happened from the beginning to the end, he can explain how this accident happened to the policeman. Kaya yung tao na nakakita na aksidente na ito simula sa umpisa hanggang sa katapusan, kung ganun, kaya po niyang ipaliwanag sa mga pulis kung ano yung eksaktong nangyari. And he can say it clearly because he's the true witness. At malinaw niya po itong masasabi dahil siya ay tunay na saksi. As you know well, Israelites, they became the chosen people in order to be the witness of God. Gaya po ng inyong alam, bayang pinili ng Diyos yung bansang Israel upang sila ay maging saksi ng Diyos. Yeah, God revealed His power and also His plan through the Israelites according to the Old Testament. Inihayag po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan ayon po sa lumang tipan at siya, sa pamamagitan po nila, sinabi yung plano ng Diyos. Isaiah chapter 43 verse 10, right? You are my witness. Hindi ba po sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 10, kayo'y aking mga saksi. So Israelite, they became the witness of God. Kaya po yung mga Israelita, sila ay naging saksi ng Diyos. Our born again Christian, who got really salvation, we became the witness of the Lord. Tayo po ng mga tunay na born again Christian na nakatanggap ng kaligtasan, tayo po ay mga saksi ng Panginoon. So what? Let's think about how the life of the witness should be. Kaya pag-isipan po natin, paano po ba yung pamumuhay ng isang saksi? Okay, let's open our Bible. Psalms 89. Tignan po natin sa awit number 89. Awit 89 verse 37. Awit
Number 89, verse 37. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Yeah, it shall be established forever like the moon, even like the faithful witness in the sky. So, Bible says the moon is the like the witness, huh? The faithful witness in the sky. Sabi po ng Biblia na yung buwan, ito ay tapat, tunay na saksi sa lupa. What does it mean? Ano pong ibig sabihin po nito? If you look at the sky, there is the sun. And there is also moon. Kung titignan po natin yung kalangitan, meron pong araw at buwan. So, according to the Bible, we can understand the sun implies Jesus Christ. Ayon po sa Biblia, mauunawaan po natin na yung kumakatawan kay Hesukristo, ito yung araw. Yeah, Jesus was described in some verses as the sun. Sa ilang talata, si Hesukristo, inilalarawan po siya bilang araw. And the moon, this is, we know, this is the witness, right? So, it is the born-again Christian. It can be described as a born-again Christian. At alam po natin na yung buwan, ito po ay tapat na saksi, at yung buwan, ito po ay lumalarawan, kumakatawan sa mga tunay na born-again Christian. And between the sun and moon, there is the earth. At sa pagitan po ng araw at ng buwan, nandito po yung earth. What is this, the earth? Ano this world, this, the earth implies this world. Ito po yung planet Earth, ito po ay lumalarawan sa mundo na ito. As you know well, the light cannot shine by itself. Gaya po ng inyong alam, yung liwanag hindi po ito basta-basta sumisilay. Moon does not have the light. Dahil yung buwan, ito po ay walang sariling liwanag. Only the moon that reflect the sunlight Yung buwan, kaya lamang po niyang i-reflect yung liwanag na nanggagaling sa araw. Right? So, if the moon does not receive any light from the sun, the moon cannot shine any light. Kaya naman po, kapag walang natanggap na sinag yung buwan hindi po ito magliliwanag. Our born-again Christian, also same. We receive the true light from our Lord Jesus Christ. Kaya ganun din po sa atin na mga tunay na born-again Christian, tinanggap natin yung liwanag mula sa ating Panginoong Hesukristo. Yes, Jesus Christ, at first time, He came to this world as a true light. Opo, si Hesukristo, nung una, dumating siya sa mundo na ito bilang tunay na ilaw. And truly born-again Christian, we know who is the Jesus. At bilang mga tunay na born-again Christian, kilala po natin kung sino si Jesus. Okay, let's open the Bible, John chapter 1. Tignan po natin sa Biblia, sa John chapter 1. Verse 9. From verse 9 to verse 12, babasahin ko po. Simula po verse 9 hanggang 12, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Verse 12, subalit ang lahat ng tumatanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah, true light. This is the Jesus Christ, right? Jesus Christ came to this world as a true light. And the born-again Christian, we met the Jesus and we experienced Jesus. Si Hesukristo, dumating siya sa mundo na ito bilang tunay na ilaw at kilala po natin bilang mga tunay na born-again Christian kung sino si Jesus, naranasan po natin kung sino si Jesus. So before we met the Jesus, we didn't have any light in our life. At bago po natin nakilala si Jesus, sa ating buhay, wala po tayong anumang ilaw. We were in the darkness. Tayo ay walang anumang liwanag, tayo ay nasa kadiliman. But now, we received the true light. That's why also, we became the light. At tinanggap po natin yung tunay na ilaw at dahil po dito, tayo po ay naging tunay na ilaw. Yeah, look at the moon. When the moon received the light from the sun, the moon reflect the light.
Kaya kung titignan po natin yung araw na kapag kayong buwan tumanggap ng liwanag mula sa araw, ito po ay nag-reflect. That's why the Matthew chapter 5 verse 14 said, "You are the light of the world." Kaya nga po sinabi po doon sa Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Yes. Jesus said to the born again Christian, truly born again Christian, "You are light of the world." Sinabi po ng Panginoon sa mga tunay na born again Christian na nasa mundo na ito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So verse 16, "So that your light so shine before the men, that they may know you, your good works, then that glorify the Father." Kaya nga po, sinabi po doon sa Mateo chapter 5 verse 16, "Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ninyo nila ang inyong Ama na nasa langit." Okay, let's open the Bible, Matthew chapter 5. Tingnan po natin sa Biblia sa Mateo chapter 5. Verse 14, "You are the light of the world." Sabi po sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yeah. "A city that is set on hill cannot be hidden. The light cannot be hidden." Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Yung ilaw ay hindi maitatago. Yeah. And verse 16, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, "Paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Yeah, "Let your light so shine before men." This is the life of the witness, right? Moon became the faithful witness. Born again Christian, we became the witness. That's why after we receive the true light, we must shine this light before the men. Ito po yung buhay ng isang saksi at yung buwan, alam po natin na ito ay tapat na saksi at kapag tumanggap po ito ng liwanag mula sa araw, ito po ay nag-reflect. Kaya ganun din naman po pagdating sa ating buhay kapag tayo ay naging tapat. So, as a born-again Christian, when you are really faithful in everything, for example, as a student in your study, as a employee in your job, and you can reveal the good works through your life. Kaya kapag kayo mga born again Christian, kapag tayo po ay naging tapat sa ating pag-aaral bilang mga estudyante, tapat sa ating trabaho, kung gayon, makikita ng mga tao yung ating liwanag. And then, you can glorify the name of God through your life. At kung magkagayon, maluluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. You are the light in means. We must show the good example before the men. Ibig sabihin po nito na maging mabuting halimbawa ka sa harap ng mga tao. Yeah. So, as a housewife, you should be faithful in your work. As a student, you also should be faithful in your studying. Bilang mga asawang babae, dapat kayo ay maging tapat sa inyong bahay. At bilang mga estudyante, dapat kayo ay maging tapat sa inyong pag-aaral. As an employee, you should be faithful in your job. At bilang mga empleyado, dapat kayo ay maging tapat sa inyong trabaho. So other people, they will come to know, "Oh, this man is really good. This is really faithful, sincere." And then you can reveal the God's glory through your life. At makikita po ng mga tao na itong tao na ito, siya ay mabuti, siya ay tapat at sincere. At kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan po ng inyong buhay. What about you? After you receive the true light, are you really reveal the true light through your Christian life? Paano ka naman? Kapagkatapos mong matanggap ang tunay na liwanag at ikaw ay naging tunay na ilaw, napapaliwanag mo ba ang iyong liwanag? Isaiah chapter 16. Tignan po natin sa Isaiah chapter 16. Isaiah chapter 16, verse 1. Isaiah chapter 16, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isaiah chapter 60 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. "Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo." Yeah. "Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you." Yes. After we became the children of God,
Yes, we must shine the true light in this world. Pagkatapos po natin na maging mga anak ng Diyos, kailangan ay paliwanagin natin yung ating ilaw sa sanlibutan na ito. And also, the one more thing. After we became the witness of the Lord, we must join in the works of the Holy Spirit. At isa pa pong bagay, pagkatapos nating maging saksi ng Panginoon, dapat lumahok tayo sa gawain ng banal na Espiritu. Jesus promised, according to the Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be the witness to me. Nangako po yung ating Panginoong Hesukristo doon sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Okay, let's open the Bible, Act chapter 2. Tignan po natin sa Biblia, sa Gawa chapter 2. Verse 46 and 47. Simula po verse 46 hanggang 47. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yes, disciples, after they received the Holy Spirit, they joined in the works of the Holy Spirit together. Opo, pagkatapos na maging saksi ng Panginoon yung mga alagad, sila ay patuloy na lumalahok sa gawain. When the Apostle Peter preached the gospel, 3,000 people, they were saved in a time. Nung ipinangaral ni Apostol Pedro yung Ebanghelyo sa mga tao nung panahon na iyon, mga nasa 3,000 katao ang naligtas. There was the great works of the Holy Spirit. Meron po doong dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. In nowadays also, we can observe this kind of the great works of the Holy Spirit through our church. Sa panahon din po ngayon, maging sa iglesia po natin, nasasaksihan po natin yung ganitong dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. In Korea, also, they have a summer retreat 7 times in a year. Sa Korea po, maging sa kanila, meron po doong 7 beses ng summer retreat sa isang taon. Yeah, each time, around more than 10,000 the members, they joined the summer retreat. Sa bawat pagkakataon, meron po doong lumalahok na mga tao na 10,000 kada summer retreat. Yeah, it means 7 batches, and the one batch. More than 10,000. So total, more than 70,000 attendees. Ibig sabihin po nito na 7 batch yung meron po doon at kada batch, nasa higit 10,000 katao yung dumadalo. Kaya sumatotal, nasa 70,000 yung lumalahok doon. This year, yeah, we are expecting around 10,000. Yeah, batch 1 and batch 2 total. Sa taon na ito, inaasahan po natin na sa 10,000 katao yung lalahok sa batch 1 at sa batch 2. Yeah, here in the Philippines. Opo, dito pa sa bansang Pilipinas. So, as you know well, when we started our first summer retreat 2010, it was only small number, 270. Noong unang beses po natin idinaos yung ating summer retreat, noong 2010, nasa 270 katao lamang yung dumalo. But 13 years later, we are expecting 10,000 attendees. Ngunit pagkatapos po ng 13 years, inaasahan po natin yung dadalo ngayon nasa higit nasa 10,000 katao. Yeah, we believe this is the great works of the Holy Spirit. Opo, naniniwala tayo na ito ang dakilang pagkilos ng banal na Espiritu. So for the fulfillment is works of the Holy Spirit, what we should do as a witness of the Lord. Kaya para sa katuparan ng pagkilos ng banal na Espiritu, ano po yung dapat nating gawin bilang mga saksi ng Panginoon? Number one, yeah, we should pray together. Pinakauna, dapat tayo ay manalangin ng sama-sama. Yeah, verse 42. Sabi po, and they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking bread and in prayers. Sabi po sa verse 42, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. We know the born-again Christian's prayer is very effective.
Alam po natin na ang panalangin ng isang tunay na born again Christian ay napakabisa. But many born again Christians' prayer much more effective than the one man's prayer. Ngunit yung panalangin ng maraming mga born again Christian ay higit na mas mabisa kaysa sa panalangin ng isang tao lamang. For example, in the retreat center, around the 10,000 attendees, and there are many brothers and sisters. They gather together and they pray together. And we expect the great works of the Holy Spirit by the honest prayer. Halimbawa, sa atin pong summer retreat, nasa 10 katao yung dadalubo doon at maraming mga brothers and sisters yung nagtitipon-tipon at nagsasama-sama na nananalangin ng sama-sama. Kaya inaasahan po natin yung dakilang pagkilos ng banal na Espiritu dahil sa mataimtim na panalangin. Matthew chapter 18. Tignan po natin sa Mateo chapter 18. Verse 19 and verse 20. Matthew chapter 18, verse 19, verse 20. Mateo chapter 18, simula po verse 19 hanggang 20. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Yes, Jesus said, again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it shall be done for them by my Father's in heaven. Yes, if we really pray honestly, the brothers and sisters together, it shall be done. Kaya kapag nanalangin po tayo ng mataimtim, ang mga brothers and sisters, kung gayon, ito po ay ibibigay sa atin. And also, they gather together in one place and they learn the word of God together. At isa pa, sila po ay nagtitipon-tipon sa isang lugar at sama-sama po sila na nakikinig ng salita ng Diyos. Yeah. As we just saw this, Acts chapter 2, verse 42, yeah, they continued steadfast in apostles' doctrine and fellowship. Gaya po ng binasa natin sa verse 42, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. And verse 46, so continuing daily with one accord, in the temple and breaking bread from house to house. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Yes, it is really necessary. One mind and one accord. Opo, talagang tunay na kinakailangan ng pagkakaroon ng iisang isip at pagkakaroon ng iisang puso. Let's open the Bible, Philippians chapter 2. Tingnan po natin sa Biblia, sa Philippos chapter 2. Verse 2. Philippos chapter 2, simula po verse 1 hanggang 2. Okay, babasahin ko po. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Yeah, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord and one mind. One accord and one mind. It is very important to achieve the great works of the Holy Spirit. Kaya gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig at magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Yes, in the summer retreat, many brothers and sisters, they will gather together and they will walk together with the one mind and with one accord. Kaya marami po sa mga brothers and sisters yung magtutulong-tulong at magsasama-sama doon po sa summer retreat na mayroong isang isip at nagkakaisa ng diwa. And finally, the life of the witness, they are willing to sacrifice for the gospel. At pinakahuli, ang tapat na buhay ng saksi, sila po ay mayroong kusang loob na isakripisyo yung kanilang sarili para sa ebanghelyo. Okay, let's open the Bible, John chapter 12, verse 24. Tignan po natin sa Juan chapter 12, sa verse 24.
John chapter 12, verse 24. Juan chapter 12, sa verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yes. So, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, you know, we were able to be saved. Kaya sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay naligtas. Through the sacrifice of the former Christians, the disciples, we were able to receive this gospel. Sa pamamagitan po ng sakripisyo ng mga naunang mananampalataya at ng mga alagad, tinanggap po natin yung ebanghelyo na ito. Yeah, if there is no sacrifice, we cannot expect any the result. Kung wala pong anumang sakripisyo, hindi po natin maaasahan ang anumang resulta. First, the born again Christian, our brothers and sisters, when we sacrifice first, we can also save many lost souls. Una, yung mga born again Christian, kapag tayo po ay nagsakripisyo, tayo po ay makakapagligtas ng mga ligaw ng kaluluwa. During the summer retreat, for example, the mother's group, they are cooking in the kitchen. Although the weather is very hot, I know that it is really difficult job. Habang nasa summer retreat, yung ating pong mga mothers, sila po ay nasa kusina at nagluluto sila ng pagkain. At alam ko po na kahit na mainit po yung habang nagluluto. Yeah, father's group, they will become the marshal. They cannot sleep in the night. Ang father's group, sila po ay nagmamarshal at hindi sila nakatulog ng maigi. And the many younger group brothers and sisters, they are cleaning the CR and many places. At marami sa mga young adult brothers and sisters yung naglilinis ng CR at marami pang mga lugar. Yeah, all the brothers and sisters, they have a one mind and then they are working together and they are willing to sacrifice themselves. Why? In order to save the lost souls. Kaya opo, marami sa mga brothers and sisters ay nagtutulungan at nagsasama-sama, sama-samang gumagawa at meron silang kusang loob na isakripisyo yung kanilang sarili. Kaya bakit po? Upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yes, this is the life of the witness. Opo, ito ang buhay ng saksi. We became the witness of the Lord. Tayo po ay naging saksi ng Panginoon. Okay, let's go back to Acts chapter 1, main script. Sa main scripture po natin, balikan natin sa Gawa, chapter 1. Verse 8. Sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kadaluduluhang bahagi ng lupa. So today, we learned about the life of the witness of the Lord. Kaya ngayon, napag-aralan po natin ang buhay ng saksi ng Panginoon. I really pray all of our brothers and sisters, Manila Central Church, will become the faithful witness of the Lord. Ako po'y nananalangin na yung lahat po ng mga brothers and sisters ng Manila Central Church ay magiging tapat na saksi ng Panginoon. Yeah, especially for this summer retreat. All brothers and sisters must join this summer retreat. Lalo na po sa ating summer retreat, dapat yung lahat ng ating brothers and sisters ay lumahok sa summer retreat na ito. Especially after you get the salvation, if you still didn't get the baptism, this summer retreat, we will baptize the newly born again brothers and sisters. Lalo na po doon po sa mga kapatid na nagkaroon ng kaligtasan na hindi pa nababautismuhan, sa summer retreat magkakaroon po tayo ng baptism. Yeah, this baptism is also first obedience after we get salvation. Yung baptism din naman po ay unang pagsunod pagkatapos nating maligtas. Yeah, this is a public announcement before the brothers and sisters. I really became the truly born again Christian. Ito po ay pampublikong pagpapahayag sa harap ng mga tao, sa harap ng mga brothers and sisters na ako ay talagang tunay na born again Christian na. So and also let us do our best to evangelize many lost souls. At kailangan gawin natin yung lahat ng ating makakaya para makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. We still have some more days until this Friday. So please do your best to invite your family members, friends, and neighbors. Marami pa po tayong araw na dadaan bago po mag-Biyernes. Kaya pakiusap, gawin ninyo yung lahat ng inyong makakaya upang maimbitahan ang inyong kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan.
Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to learn the Word of God together. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po isama-sama na natuto ng iyong salita. Today, we learned about what is the life of the witness of the Lord. Ngayon, napag-isipan po namin kung ano po yung buhay ng saksi ng Panginoon. We know, after we get salvation, we became the witness of the Lord. Alam po namin na pagkatapos po naming maligtas, kami ay naging saksi ng Panginoon. Let us have a faithful the life of the witness. As a truly born again Christian. Nawa po kami po ay magkaroon ng buhay, tapat na buhay ng isang saksi ng Panginoon bilang mga tunay na born again Christian. We are honestly praying for the incoming our summer retreat, batch 1 and batch 2. Kami po ay taimtim na dumadalangin para po sa papalapit po naming summer retreat, ang batch 1 at ang batch 2. Let us do our best to evangelize our family members, friends, and neighbors. Nawa po gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang maimbitahan po namin yung aming kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. So that we can glorify the name of the Father through our Christian life. Nang sa gayon ay maliwalhati po namin ang pangalan ng Ama sa pamamagitan po ng buhay Kristiyano namin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.